Magandang araw mga kasay, welcome back po sa akin channel. Ayun mga kasay, gagawa ako ng demo sa style na patiwarik ang bao. At bago ko sisimulan, shoutout ko pala si Joe Francisco de la Cruz. Shoutout sa iyo kasay. At si Regis Videos, support natin ang kanyang channel mga kasay. Shout out sa inyo kasay. Ngayon mga kasay, babalatan natin tong mats natin. So dapat mga kasay, ganito yung pagkabalat niya. Ititira natin tong balat dito banda sa kanyang labasan ng kanyang tubo. Kasi ganito natin sa ilalagay sa kanyang lagayan. Lagyan natin ng tubig yung kanyang plastic bottle. Yan mga kasay. Ilublob muna natin sa tubig para mabasa ng husto itong kanyang balat. Mga kasay. Itong balat na itinira natin, yan ang magsilbing tagasipsip para matrigger yung kanyang tubo na lumabas. Ito mga kasay, hihintayin na lang natin na lalabas ang kanyang tubo. Hindi kasi magkapareho yung paglabas ng tubo sa mga mats. Mayroong matagal, mayroong madali lang. Pero mas okay kung titingnan ninyo, kung may maliit na sa natubo, titingnan natin dito. Mas okay din yun. Pero ito, wala pa. Kailangan pa itong hintayin para lalabas ang ganyang tubo. Ganyan lang pagkalagay. Tulad nito mga kasay, kung makikita nyo, lumabas na yung ngayong kanyang tubo. Hihintayin na lang natin yan na yung medyo papunta na sa gilid nitong plastic bottle natin na lagayan, kung saan ang direksyon ng kanyang tubo. At pag medyo lumapat na ang kanyang tubo dito sa plastic bottle, doon natin bubutasan tong ating lagayan na plastic bottle para makalabas siya. Katulad nito mga kasay, makikita natin na medyo lumapat na sa plastic bottle yung kanyang tubo. So kailangan natin magbutas dito sa ating lagayan na plastic bottle para makalabas siya at maka purma na siya palabas pataas. So bubutasan natin 'to. So ito mga kasay, na butasan ko na tong ating lagayan
Ganyan lang mga kasay. Lagyan natin ng tubig. So ito mga kasay, ang gagawin na lang natin ito is maghintay na lang na tataas tong tubo niya at tatayo. Tatayo talaga ito mga kasay kasi kanya naman talaga ang nature nila. Tatayo naman talaga. Wala namang tutubo na pababa ang direksyon. So, hintayin na lang natin na tataas siya para pwede na rin natin ma-eroscut. Katulad nito mga kasay, ilang araw ang makalipas, maging ganito siya na pwede nang ma-eroscut ito, nakaroscut na to. Kung mapapansin nyo, hindi ko siya masyadong isinagad kasi ang gagawin natin ito is dahan-dahan lang natin ibaba yung slice ng pagkaroscut niya. Hanggang sa maisagad siya mga kasay. Yan. Hindi natin ibiglain. Sa sunod na araw na naman hanggang sa masagad. At pwede na nating tanggalin kung medyo na tuyo na siya at nasagad itong mga slice niya para malinis na sa tingnan. Katulad nito mga kasay, hindi pa siya masyadong natuyo pero masagad na ang kanyang pagka-slice. Ito, pwede na natin tungkunin para malinisan ang kanyang bandang ibaba. Hindi lang natin masyadong idikit yung pagkatanggal para hindi masyadong malaki ang kanyang sugat. Okay na yan mga kasay. Lilinisan na rin natin itong kanyang kukunit. So una dito para ma-open itong part na ito para hindi tayong mahirapan magtanggal sa kukunit ng kanyang bagong sibol.
mga kasay, nalinisan na natin at nakuna natin ang kukunit, yung kanyang bagong dahon. Ang gagawin na lang natin ito is hintayin na lang natin na lumago yung kanyang dahon at yung kanyang ugat ay aabot ng hindi bababa sa 5 piraso para sakto makatayo talaga siya pag nalagay natin sa na itanim natin sa lupa. At ito mga kasay, nasa 3 to 4 months na itong mats na ito. Ito, pwede na natin itong itanim sa paso. Kasi medyo lumago na ang kanyang mga dahon at yung kanyang ugat ay nasa 5 piraso. Kung makikita niyo mga kasay, ang kanyang ugat ay medyo bumaluktot kasi ang lagayan niya ay mababa lang. Kaya nagkaganyan dahil hindi hindi nakasabay yung paglabas ng kanyang ugat. Kaya yung unang nakalabas ay unang lumapat sa ilalim ng lagayan, kaya bumaluktot na ang mga naunang labas. Pero okay lang naman dahil mababa lang ang plano ko na pagtanim nito. Pero kung gusto niyo na mataas yung gagawin niyo na style, taasan niyo na rin yung gagawin niyong lagayan para hindi maging ganito yung kanyang mga ugat, matuwid siya. So, ang gagawin natin ito, itanim na natin to mga kasay. Pwede natin ito itanim. Ito pala mga kasay, ang ginagawa ko pag plano ko na siyang itanim, ang ginagawa ko ay yung tubig niya hindi ko na pupunuin hanggang dito. Yung sa ilalim na lang, yung ilalim na lang ng kanyang ugat ang mabasa. Para yung part na dito is medyo tumigas na dahil hindi na siya na aabot ng tubig. Pag ang ginawa ko pag nasa plano na nga na itanim, mga dalawang linggo siguro ang makalipas, ibaba ko na yung tubig niya para masana yung ugat niya sa ibabaw na dry na siya. So, itanim na lang natin ito kasay. Yung posisyon ng lupa mga kasay is ito pa rin garden soil, rice hull, river sand, at kukupit. Halo lang natin mga kasay.
wala akong mouse at yung bato na puti, mga kasay, ito na lang muna ang gagawin kong pang decorate sa kanya. Yung maliliit na bato. Tulong din para ito pala ito, mga kasay, para pagdilig natin hindi siya mag-wash out. Yung kanyang lupa hindi siya mag-wash out pag nabuhusan ng tubig. Yan na, mga kasay. Tapos na natin siyang itanim.